the third post, Kaat. The third po, siguro ito po ang ating official logo para sa ating pastoral visit 2024. Ito po hindi lang po parang isang simple picture para sa ating gagawin ng event, no, pagdala ng ating binabang aso bispo, kundi pwede ka rin kayo masabing isang maliit na katisismo, maliit na reminder sa kung ano nga ba ang diwa ng pastoral visit na symbolize ay different elements ng logo. Na po tayo sa mismong design ng logo. Ito po ay halaw sa iba't ibang mga logos din na merong significance para sa ating simbahan. So, tumating po matatandaan yung nasa pinakatuktok, rightmost, yung ating Synod for Solidarity noong 2021-2023. Yung ilan dito sa design ay halaw dito sa may bandang gitna sa tanaw na Together, isang initiative po ng Kissing Community, isang ecumenical prayer initiative. At sa bandang ilalim, yung ating haharapin na event, Jubilee 2025 as Pilgrims of Hope. At may kita niyo po, may mga kulay, may mga elements na kinuha natin mula sa mga logos na ito. At ano po bang ibig sabihin ng mga elements na yun? Una po muna, yung tent. Yung brown na tent. Na ito ay isang simbolo. Ang tent ay simbolo ng simbahan. Na kung saan lahat tayo ay tinatawag sa loob. Ganun din, ito ay isang paalaala sa tema sa ating pastoral visit. Halo kay Propeta Isaías, chapter 54, verse 2. Enlarge the space of your tent, spread out your tent clothes unsparingly, lengthen your ropes, and make firm your pegs. At kita natin sa tuktok ng tent, nandyan ang krus. Dito naman ay kinuha doon sa Jubilee 2025 logo. Na ang krus na ito sa ibabaw ng tent, ito ay paalala sa atin na sa simbahan na nasa itaas ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At kung gusto natin magpailalim sa kanyang pangangalaga at paggabay sa kanyang mga turo. Yun po ang symbolism ng tent bilang simbahan. Sunod naman, meron naman dalawang concave lines na simply, ito yung pag-remind sa atin na ito yung ikalawang pastoral visit sa atin ni Archie sa mga parokya. Sunod, nandiyan naman ang mga tali. Na itong mga tali ito, ito yung para magpipirme sa atin sa ano ba yung dapat natin makamit ngayong pastoral visit. Na itong mga taling ito ay representative ng ating mga objectives ngayong pastoral visit. To revisit the fruits of the previous pastoral visit 2018 and the results of the Archdiocesan Synodal Consultation. To reassess the current state of the Archdiocese. And number 3, to realign the Archdiocesan Journey of Faith towards the synodal process initiated by Pope Francis. So ito ba yung tatlong objectives? To revisit, to reassess, to realign. Sunod, sa loob ng tent ay iba't ibang mga tao na nag-represent sa iba't ibang tao sa loob ng simbahan. So sa simbahan, hindi naman po nandiyan ang obispo, ang mga pari, ang mga madre, nandiyan din kabilang, at mostly po, ang simbahan ay kinukompose ng mga pamilya.
represented po nung green figures. Mother, my father, at tatlong children. At kasama din sa loob ng simbahan ay yung mga disabled. Pwede physically, pwede mentally, lahat sila, lahat tayo ay mayroong pwesto sa loob ng simbahan. At yung apat na kulay na ginamit sa 9 na tao ito, ito din ay halo sa Jubilee 2025 na colors. At kung mapansin natin, sa pinakalikod, para bang share na sa pinalo ng mga tao, nasa likod ang obispo na magandang pinapaalala sa atin na obispo, bagaman siya ay kasama natin sa paglalakbay, siya din ay nasa likod upang tayo ay gabayan, tayo ay pangunahan sa kung ano ba yung ginanais ng Banal na Espiritu sa ating lahat. To make sure that no one gets left behind. Kaya po siya nasa likod. At ganoon din po ang purpose nitong pastoral visit. To ensure that everyone has the space inside the temple that is the church. Ito po ang ibig sabihin ng ating pastoral visit. Maraming salamat. Thank you so much, Reverend Father Renzo Zara, sa maganda.